Misteryosong isla na nagliliwanag tuwing gabi. Saan kaya ito at bakit nagliliwanag ang tabing dagat na ito? Yo, what's up guys? Clark TV here! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang misteryosong dagat o isla na nagliliwanag tuwing gabi. Kaya, simulan na natin! Sa pagdilim at pagsapit ng gabi, ang dagat na ito ay nagliliwanag sa bawat paggalaw ng tubig o tinatawag na Sea of Stars. Ang isla na ito ay tinatawag na Vadu Island na matatagpuan sa Maldives. Matatagpuan sa dagat ng Maldives ang iba't ibang mga nilalang tulad ng isda, pating at siyempre mga maliliit na organismo. Pero bakit nga ba nagliliwanag ang dagat sa beach na ito? Sa dagat ng Maldives, matatagpuan ang kakaibang uri ng plankton na tinatawag na dinoflagellates. Ang napakaliit na nilalang na ito ay may kakayahan na magliwanag. Kaya sa pamamagitan at simpleng paggalaw ng tubig sa dagat, kaya nagliliwanag ang mga plankton na ito. Ang liwanag na nilalabas ng mga phytoplankton na ito ay tinatawag na bioluminescence at ginagamit nila bilang proteksyon sa kanilang sarili. Kapag nagliliwanag ang mga ito, naglalabas sila ng toxins sa kanilang katawan na hindi maganda para sa mga isda at iba pang nilalang na kanilang proteksyon. Sa pangyayaring ito, nagdudulot ito ng kulay blue na liwanag sa bawat isa at ang beach ay nagiging tila Sea of Stars o sa Tagalog ay dagat ng mga bituin sa gabi. Pero kung plano mong pumunta sa lugar na ito para makita ang pangyayaring Sea of Stars o pagliliwanag ng dagat sa gabi, ay dapat pag-isipan at pagplanuhan mo muna. Dahil ang ganitong pangyayari ay hindi madalas mangyari sa isa sa mga isla sa Maldives ayon sa mga tao na nakatira dito. Kapag pumunta ka sa Vadu Island, ay bonus na lang daw kung matsambahan mo na merong Sea of Stars. Sa isla ng Vadu Island ay meron lang nasa humigit sa 500 tao ang nakatira. Ikaw, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, gusto mo din bang puntahan ng napakagandang beach na ito? At bakit? Comment mo sa baba ng video na to at share mo naman yung opinion mo at masabi mo dyan sa comment section para malaman namin. By the way guys, make sure na panoorin mo din ang isa sa mga video ko na ito na ang title ay 10 kakaibang beach na hindi mo aakalaing meron pala. Make sure na panoorin mo to kung mahilig ka din sa mga beach at mga dagat. Narito ang preview ng video ko na yun. Panoorin! Sampung kakaibang beach sa buong mundo. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Halos lahat sa atin ay kapag bakasyon, ang pinakaunang pupuntahan ay ang beach katulad ko. Ikaw, mahilig ka rin ba sa mga beach? Comment mo sa baba ng video na ito para malaman ko. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 kakaibang beach sa buong mundo. Kaya, simulan na natin. Kaya make sure na check mo din ang isa sa mga video ko na ito na sigurado kong mag-enjoy ka at click mo na rin ang bilog na ito para nakasubscribe ka at lagi kang updated sa mga bagong malulupit na videos na siguradong malilibang ka. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!